Welcome back to my YouTube channel, Marbetero. Ngayong araw na to ay pag-aaral natin kung bakit nga ba naglalagas ang balahibo ng ating maalaga rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto matuto sa pag-aalaga rabbit, please subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So ayun, Marbetero, simulan natin at i-discuss na natin kung bakit nga ba naglalagas o paano natin may iwasan ang paglalagas ng ating maalaga rabbit. So yan, Marbetero, may napansin ako na naglalagas ata yung ating alaga rabbit, and ngayon ay i-discuss natin ano nga ba yung dapat gawin, ano pa yung pwedeng dahilan, or bakit nangyayari yun sa ating maalaga rabbit. So napakaraming possible cause kung bakit naglalagas yung ating maalaga rabbit. So number one, kung bakit pwedeng naglalagas yung ating maalaga rabbit ay pwede silang tinamaan ng mange infection or yung tinatawag na galis. So ito, napaka-common sa ating mga alaga rabbit pag nagkakaroon sila ng mange or ng galis. Sapagkat nakikita naman natin sobrang dense ng kanilang balahibo. Ibig sabihin ng dense ay makapal po yung kanilang balahibo. And pag nagkaroon ng mange infection ay mahirap itong gamutin or tinatawag itong chronic diseases. So ano ba yung mga pwedeng possible cause kung bakit naglalagis yung ating balahibo ng ating mga alaga rabbit? Number one is molting. So ano nga ba yung molting or yung shedding na tinatawag? Yung mga first 3 months ng ating mga alaga rabbit, ito ay magpapalit ng balahibo. At kung mapapansin natin, napakaraming balahibo po yung makikita natin sa lapag ng kulungan nila. May mga makikita tayo na pag hinimas lang yung ating alagang rabbit na ganon, ay marami natatanggal na balahibo. So kung nakikita nyo, Marbetero, wala pong balahibong ganon itong ating alaga rabbit. And pero meron ako nakitang parte na sa gilid niya kung saan ay parang merong natanggal na balahibo. So expected ko yun dahil kapapanganak pa lang natin mga alaga rabbit, nagbubunot po sila ng kanilang balahibo or yung tinatawag sa nesting. So kumukuha sila ng balahibo dito sa may chin nila, sa may kanilang pectoral muscle or sa dibdib nila, and also dito sa mga binti nila. So kung makikita nyo, may mga parang bulbul doon na natanggal or balahibo. I mean, pasensya na, kapangpangan. Ayun yung kasi yung kanang kapangpangan ng balahibo. So may makikita tayong balahibo na natanggal dito. And ayun, yung isa sa pwedeng makuha natin or pwedeng dahilan ng ating alaga rabbit kung bakit siya naglalagas. Pwede pong molting, pwede pong nagne-nesting siya, and pangatlo, wag naman sana mangyari, ay pwede pong mange or galis. So yung galis, pwede tayong gumamit dito. Makikita sa picture, ivermectin, ivermectin powder, ivermectin injectable. Ewan ko lang kung may tablet form or may powdered form po ang ivermectin. So yun yung mga ginagamit natin sa ating alaga rabbit. So pwede rin tayo magbigay ng mga spot on, pero dapat hindi ito madilaan ng ating mga alaga rabbit. Kasi pag nadilaan, pwede silang malason. So ayun yung possible cause. Ayun nga yung tapos pang-apat, pwedeng possible cause is mainit yung panahon. So parang adaptive mechanism po ito ng ating maalaga rabbit. Yung nangyayari ay yung ating alaga rabbit ay nagkakaroon ng paglalagas or shedding. Nangyayari po yon as a adaptive mechanism ng katawan. So kung marami silang balahibo at mainit, so babawasan nila yung balahibo sa kanilang katawan, which is magsha-shed yung ating mga alaga rabbit. Pero kung nakikita natin na nagkinakate yung ating alaga rabbit para ating hindi mapakali, pwede natin itong i-considered as mange na or galis. So lalo na kapag yung ating rabbit ay ganon, vulnerable siya sa mga mites or yun yung mga nakikita natin na gumagapang na maliliit na microscopic sa ating mga alagang rabbit. So ano ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga mites or mga medyas sa ating mga alaga rabbit? So lagi natin manaliliin na tuyo or malinis yung kanilang kulungan. So makikita nyo kahit hawak-hawakan ko pang ganyan yung kanilang kulungan, wala ka makikitang dumi na didikit sa kamay ko or basa. So ito parati natin binanatiliin na tuyo. Kasi pag basa po yan, pwede pong mag-cause na pag nagmo-moist yung kanilang kulungan, lalo na pag tag-ulan, ay magparami o mag-floriferate yung mga mange or galis na mites or insekto. Kasi yon ang ginagawa po nun ay
pumapasok sa balat ng ating alaga rabbit and doon nangingitlog kaya nasisira yung balat or nagbabakbak kasi ganun yung ginagawa lahat ng angat eh. So mahirap po yun na gamutin. So kadalasan 2 months sa time pinaka-minimum na paggagamot ko bago gumaling ng tuluyan. So ito may ifan tayo para maiwasan natin yung shedding or paglalagas ng ating alaga rabbit kapag ito ay nagkaroon na ng paglalagas. So ayun, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng galis yung ating mga alaga rabbit. Number 1, pwedeng buntis, nagpalit ng nag-nesting. Number 2, pwedeng may galis. Number 3, pwedeng mainit or kung ano mang pwedeng possible na dahilan. At pwede rin po magkaroon ng vitamin deficiency lalo na sa vitamin B6 kasi yun yung pagpapahaba ng balahibo ng ating mga alagang rabbit. And kapag kaya nagbibigay tayo ng vitamins para maiwasan natin yung sinasabi ko na problema. So ayan, kahit mainit yung panahon ay hindi sila hinihingal dahil meron tayong double layer ng kulungan. And also may electric fan tayo na solar. So hanggat may araw ay gumagana tong ifan natin sa ating mga alagang rabbit. So DIY lang natin yan. So ito na lang iiwasan natin at gagawin natin para maiwasan natin yung paglalagas sa ating mga alaga rabbit. So number 1, pagiging malinis ng kulungan. So talaga, prevention is better than cure. At para ma-prevent natin yung galis sa ating mga alaga rabbit, malinis yung kulungan. Number 2, ay kung mainit yung panahon, ay mag-add tayo ng ifan. So katulad nito, para maiwasan natin na mag-molt yung, ay mag-shed yung ating mga alaga rabbit. And number 3, ay magbigay tayo ng vitamins para yung kanilang nutrition ay hindi po ma-compromised at yung metabolism nila at yung mga processes ng katawan nila kung nagkulang man o nagkaroon ng deficiency sa vitamins ay mapunan ng pag-supplement natin ng vitamins. So iba nag-i-inject sila ng vitamin B complex which is okay naman kasi ang mga herbivore or kumakain ng mga damo, vitamin B complex po talaga ang essential sa kanilang katawan or kailangan nila na i-supplement kasi yun yung pinaka fuel ng kanilang katawan, yung mga vitamin B complex. So ay marbetero, ganun yung gagawin natin para maiwasan natin na maglalagas yung ating mga alaga rabbit. So nakikita nyo, napaka-cute ng mga anak nila. So ayan, ang laki na, mag 3 weeks na ata to, ganyan nakalaki. So ay marbetero, meron pa rin tayong available pa rin yung ating mga Pure Californian dito. Kung gusto nyo bumili at baksak presyo na yung price natin, may ear tattoo, may meron na rin tayong certificate. So ayun, may kita yung ear tattoo nung kailan lang tinatoo natin. So ayun mga rabbitero, hanggang dito na lang ating video. Meron kayong katanungan, question, or medyo nagugulon ba sa explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. And salamat sa pakikinig and happy rabbit farming sa bawat sa ating mga rabbitero.